Hi! Good afternoon, mga palangga! Nandito ako ngayon sa may Central Park. Katatapos ko lang trabaho sa pangatlong bahay ko. Alas 3:30 pa ulit ang pasok ko, kaya palipas muna oras ako dito. Pagod ako, sakit ng likod ko. Kakain ito ako. Mananghalian. Ito pananghalian ko. Yan. Tinapay. Yan ang pananghalian ko. Habang papalipas ng oras, kakain muna ako. Kasi alas 3:30 pa naman ang pasok ko uli. Kakain muna ako. Nag-aantay ng oras. Dito ko papatayin ng oras ko. Ito lang ang lunch ko. At saka tubig. Sakit ng likod ko. Hirap kasi pag malayo ang bahay. Walang Tulad yun, hindi mo madiretso ang likod mo. Maganda sana kung yung malapit lang ang bahay, maituwid mo yung likod mo ba kahit pa paano. So, pag wala, ganito. Magpapatay lang ako ng oras dito sa kung saan mga tabi-tabi habang kumakain. Hanggat sa dumating yung time na oras naman ang pasok. Kaya hindi makapagpahinga ang katawan. Maganda sana kung naiunat sa gitna ng likod. Ito lang ang lunch ko. Sobra ng pagtitipid. Kahit tipid na tipid, hindi pa rin makaipon. Lalo pa ngayon, sobrang mahal na mga bilihin. Hindi rin makakaipon. Wala pa rin ipon. Ganito ang buhay OFW. Kahit na lang, basta may ilaman sa tiyan. Sige, fight. Meron niya dito nung mga nagdaang linggo lang. Siguro, na-short siya sa budget. Tapos, free out siya sa amo niya. Tapos, kumain siya ng noodles. Siguro, favorite ng amo niya yung noodles na yon. Tapos, the first time na kumain siya, winarningan na siya na that is very expensive, don't eat that is for us, sabi daw nung amo. Tapos sa sumunod nung isang linggo, siguro wala talaga siyang pera, so nagutom sa katatrabaho, kasi alam mo dito yung mga amo budget mag din sa pagkain ng mga katulong. Wala siguro siyang kapira-pira. Kinain niya uli yung noodles na natira. Ngayon, hinanap pagdating ng amo, sa mga siguro na-discover ng amo na ilang araw na wala na yung noodles, gustong kumain, ay wala na yung noodles. Hala, chinawla yung tawag dito, yung katulong. Tinanggal sa trabaho, ba yan? Terminate yung katulong dahil kinain lang ang noodles. Ganyan dito ang mga amo ng mga Chinese. Hindi nila inisip yung tao nila na kumakain sa bar. 8 hours na trabaho, siyempre kailangan ng tao, nagugutom yan. Kailangan ng tao ng kumain. Dapat maglagay din sila ng pagkain sa bahay nila. Wala. Noodles lang hahanapin. Ang hirap talaga ng buhay ng buhay ko niyan. Maghapon na ito, tapos mamayang gabi, alas 8 ang uwi ko. Pagdating ko sa bahay, magluluto pa ako ng dinner ko.
kasi ito lang kinain ko, wala akong. Hindi naman ganito araw-araw ang ano ko dito. Ang ginagawa ko na nagtatambay dito para paubos lang ng oras. Minsan din naman, pag natapos ko ng trabaho, pag natapos ko na yung trabaho ko, doon ako dumiridiretso sa bahay ng amo ko. Doon nakakatulog ako kahit papaano, nakaka-idlip ako. At ako naano ko yung likod ko ba, nai-straight ko yung likod ko. Kasi inuna ko lang doon kanina. Kasi itong isa kong amo, animal, maaga din pala naman siyang lumayas. Sabi niya, 18:30 daw ako pupunta sa kanya kasi matutulog pa siya. Animal talaga. Tapos pagdating ko doon, wala na siya. Lumayas na. Hindi inuna ko yung sa amo ko. Usually kasi, everyday, inuuna ko yung mga part-time ko bago ako pumunta sa amo ko. Eh kanina, sinabihan ako na pupunta daw ako ng late. So inuna ko yung sa amo ko. Eh ngayon, wala na akong choice kundi mag-stay sa labas. Pero last time talaga, everyday nandito ako, palipas oras. Kasi matatapos ako ng, alas dos dito sa likod ko lang na building, Nova City. Tapos ang pasok ko, sa kabila, ang susunod ko na pasok, 5 o'clock. Ng hapon. Nanghihinayang naman ako sa pamasahe ko kung uuwi pa ako sa Macau, kaya nag-i-stay na lang ako dito. Araw-araw yan. Wala kang magawa dahil nagtitipid ka eh. Kaya nagtitiyaga ako dito mag-i-stay sa park. Pero siguro sa susunod na mga buwan dadating na yung nanay ng amo ko. So may tao na doon sa bahay nila. Hindi na ako makahiga doon sa bahay sa bahay nila. Ganito na ako everyday siguro mga next month. Ay, ganito talaga ang buhay OFW. Lahat titiisin. Lahat kakayanin. Ang tanong ko, iniisip din kaya yan na anang, naiisip din kaya yan ng mga pamilya natin na naiwan sa Pilipinas kung anong sitwasyon natin dito. For sure, hindi talaga nila yan naiisip. Kung anong dinadanas natin dito sa, anong dinadanas ng mga OFW dito sa ibang bansa. Iba pa nga dyan eh. Maalala ka lang i-text or tawagan pag malapit na katapusan. Tapos pag natanggap yung pera, wala na ni hi ni ho. Kaya yung kasilala, hindi, kasamahan ko dati sa boarding house, nagmumura lagi yan. Pagka mga 25 na yan, ayan na, sunod-sunod na yan ang mga tics, tapos ng mga paalala, ingat ka dyan, ganito. Tapos, pag nakapagpadala na yan, pagkatapusan na yan, papadala na yan siya. Pagkapatapos na ng padala, hindi man lang masabi, uy, ni, natanggap na namin yung pera, salamat. Wala daw talagang basta na-send na yung control number, ha? Wala na. Sa sunod na katapusan na naman siya maalala. Kaya galit na galit siya, laging nagmumura. Dito ako!
lugar dumaan. Lunggo man. Iloilo yata yun. Parang hindi ko kayang ubusin. Naano na ako. Sobrang laki kasi. Sige guys. Haba na ng daldal ko. Mag-isa lang naman ako dito. See you my next vlog na lang. Bye!